Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nalalapit na sa Kapaskuhan. At sa paglapit natin sa Pasko, ay nakikilala naman natin ang mga personalidad na gumanap noong unang Pasko. Sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin ang pangalang Elizabeth at Maria. Sa mga nakalipas na misa, ay napakinggan naman natin ang mga pangalang Zacarias at Jose. So tingnan muna natin kung sino-sino ba itong mga taong ito. Si Elizabeth, audience participation 10% para hindi kayo makatulog. Si Elizabeth, ang kanyang asawa ay si Zacarias. Sa kabilang banda, isang pamilya, si Jose, ang kanyang asawa ay si Maria. Dalawang pamilya, Zacarias, Elizabeth, Jose, Maria. Si Zacarias at si Elizabeth, ang pangalan ng kanilang anak ay si Juan. Yan. Sa kabila naman, si Maria ay nagdalang tao at ang pangalan ng kanyang anak ay si Jesus. Yan. Minsan tinanong ko yung mga bata, ano ang apelyido ni Zacarias at ni Elizabeth? Ang sagot nila, Bautista. Kasi si San Juan Bautista ang kanilang anak. Pero sabi ko hindi, yun ay kanyang bukasyon noong panahong iyon. Kaya siya tinawag na San Juan Bautista. So tingnan ho natin yung dalawang pamilyang ito. Ngayon, ang sabi ng ating tradisyon, si Elizabeth ay kaano-ano ni Maria. Sila ay magpinsan. O anong klaseng pinsan? Magpinsang buo. Ayan. O kaya first cousin sa English. Ngayon, kung sila ay magpinsang buo, si Zacarias at si Jose, magkaano-ano? Medyo, meron bang connection yun, Father? Parang wala. Sabi ng iba, nung matatanda, edi ano, Father, magbilas. Magbilas sa pinsan. Ah, sige, sabihin natin, ipagpalagay natin magbilas sa pinsan para lang makita natin yung connection. Next. Si Maria at Elizabeth, magpinsang buo. Zacarias at si Jose, magbilas. Ngayon, si San Juan Bautista at si Jesus, magkaano-ano? Magpinsan. Anong klaseng magpinsan? Magpinsang? Kung si Maria at Elizabeth ay pinsang buo, anong sumunod? Ang sabi ng mga bata, Father, pinsang kalahati. Kasi buo, sumunod kalahati. Sabi ko hindi. Unang pinsan, pangalawang pinsan. O kaya first cousin at saka second cousin. Pero sa ating mga Filipino, bibihira natin sabihin yung second cousin ko siya, kundi pinsan ko siya. Siya ay aking pinsan, siya ay aking kamag-anak. So nakita natin itong mga personalidad. Ang sabi ko dyan, yung mga bida ngayong darating na Kapaskuhan. Zacarias, Elizabeth, Maria, Jose, Juan Bautista, at syempre ang ating Panginoong Jesus. At sa ating Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay ipinakita o narinig natin ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Familiar yung Ebanghelyo na ito kung nagsimba kayo noong linggo. Kasi buong maghapon yan, noong buong linggo, yan yung ating Ebanghelyo, yung Visitation of Mary. At makikita agad natin yung pagkakaiba ni Maria at ni Elizabeth sa kasalukuyang panahon. Tignan muna natin, yung simula pa lang, notice their greetings. Napansin ninyo, nung binati nila yung bawat isa, anong sabi ni Maria, ni Elizabeth kay Maria? Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat sa pagkarinig pa lamang ng iyong boses, naggagalak na sa tuwa ang bata sa aking sinapupunan. Kapag ka Pinoy yun, hindi ganun ang kanilang batian. Pag Pinoy, first time na nagkita ulit sa mahabang panahon, anong unang bati nila? Uy, Mare! Ano ang latest? Uy, ang taba-taba mo na. Uy, ang payat-payat mo ha. Uy, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan? Sabi ko, buti na lang at hindi Pilipino si Maria at saka si Elizabeth. Kung hindi, baka medyo napahaba ng konti yung ating Ebanghelyo. Yun ay, ano lang, komentary lang ng konti. Ano ba yung dinala ni Maria kay Elizabeth na kanyang pinsan? Nakagampan na. O 6 na buwan nang may dinadala. O may sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang sabi ng mga komentaryo, wala namang binanggit kung ano yung dinala ni Maria. Subalit,
dinala niya ang pinakamahalagang regalo pasalubong ngayong Pasko. Dinala ni Maria ang pinakamahalagang pasalubong ngayong Pasko. Una, ang sanggol sa kanyang sinapupunan na si Jesus. Ngayong Pasko, lahat ng ating ginagawa mula sa mga Christmas lights, Christmas trees na nilalagay, Christmas decorations na nilalagay natin sa ating bahay, lahat ng ito, ang dapat katapusan ay si Jesus, ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Yun ang una. Wala namang dinalang material na bagay na sinabi si Maria, kundi dinala ni Maria ang tunay na diwa ng Pasko, at yun ay ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa, nadala-dala at bit-bit ni Maria sa kanyang pagdalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth ay ang kanyang presensya, ang kanyang sarili. Ang pinakamahalaga at pinakamahirap na ibigay ngayong Paskong ito ay ang regalo, ay ang handog ng ating mga sarili, ng ating presensya sa ating mga mahal sa buhay. Madali na lang magpadala ng mga regalo. Madali lang magpadala ng GCash. Sabihin mo lang kung anong number, ipapadala na ang regalo sa iyo ng iyong ninong-ninang. Kasi wala na daw malulutong na 20, kaya GCash na lang tayo ngayon. Madali lang magpadala. Madali lang magpadala ng mga packages, etc. Isang order lang sa Lazada o kaya sa Shopee o kaya kung ano man. May mga inaanak ako nagtanong, Father, anong regalo mo ngayong Pasko? Sabi ko, madali lang, ibigay niyo sa akin yung address ninyo at i-orderan ko na kayo sa Lazada at saka sa Shopee. Ako na mag-order. Pero cash on delivery, ha? Kayo magbabayad pagdating sa inyo. Madali na lang maghatid. Madali na lang magbigay ng regalo sa panahon. Hindi mo na kinakailangan pumunta. Pero ang pinakamahalaga at ang pinakamahirap na ibigay na regalo na handog ngayong Pasko, kapatid, ang iyong sarili, ang iyong presensya para sa iyong mga mahal sa buhay. It is a gift that many people long for but do not receive this Christmas. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Masarap magpasko kasama ang mga mahal sa buhay. Kaya nga ang mga Pilipino uuwi at uuwi kapag Pasko dahil alam nila ito yung pinakamahalagang handog para sa kanilang mag-anak. Pero ang sabi nga ngayon, ngayong panahong ito, itong mga teknolohiya na tumutulong sa atin upang mapalapit tayo doon sa mga malalayo, merong kapangyarihan ng teknolohiya na palapitin sa atin ang mga malalayo. Subalit may sumpa rin ang teknolohiya na ilayo sa atin ang mga taong malalapit na sa atin. Minsan makikita mo isang pamilya, kumpleto naman, magkakasama-sama naman. Ang problema lang, hindi naman pala nag-uusap. Ang bawat isa ay abala sa kaswa-swipe-swipe sa kanilang mga Facebook page o kaya sa kanilang mga Facebook accounts. Ang teknolohiyang ito na ginagamit natin, pinapalapit tayo sa mga taong malalayo sa atin, subalit inilalayo naman tayo sa mga taong malalapit sa atin. Kaya nga ang sabi ni Pope Francis, ang pinakamahalagang regalo ay ikaw ngayong Pasko. Dahil ang Pasko, bukod kay Jesus, ay ikaw. Christmas is you. You are the Christmas. Ang sabi ni Pope Francis, the Christmas decorations are you. When your virtues are colors that adorn your life. The Christmas bell is you. When you call, gather, and seek to unite, then you are the Christmas bell. You are the Christmas light. When you illuminate with your life the path of others with kindness, joy, generosity, and gentleness. The Christmas star is you. Ang tala ng Pasko ay ikaw. When you lead someone to meet the Lord, ang tala ng Pasko ay ikaw. Kung ikaw ang nagdadala sa mga tao na mapalapit kay Kristo, the Christmas gift is you. When you are truly friend of every human being. Opo, ang Pasko, bukod kay Kristo, ang Pasko ay ikaw. At ngayong Pasko, ang pinakamahalagang regalo na pwede nating ibigay ay ang ating sarili at ang ating presensya.
Magsitayo po tayong lahat. Panalangin ng bayan.